Gusto mo bang agad-agad kang tatawagan ng partner mo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So, ayun, madalas ba na hindi ka naaalala ang tawagan ni partner? Madalas ba na ikaw yung laging nauuna? Madalas ba na ikaw yung laging nangungulit sa kanya? Bakit hindi mo gawa ng paraan upang magkandara pa siyang tawagan ka, hindi siya mapakali, at walang ibang laman yung kanyang isip, kundi ikaw lamang na gusto kanyang tawagan, na gusto or parang hinihila siya na tawagan ka, pindutin yung cellphone niya para i-dial ka. So ito ang aking ituturo sa inyo ngayon, no? Simula ng pagkagawa mo nito ay wala pang 10 minutes siya ay tatawag na sa iyo. So ayun, pwede itong gawin sa magpartner na babae ito babae and lalaki ito lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR, and hindi lang ito para sa magpartner kundi para na rin ito sa magkaibigan na yung mga special friend. So marami yung ganun na kaibigan pero may special na nararamdaman. So kung gusto ninyo na lagi kayong tawagan upang maging masaya naman yung puso ninyo, so gawin ninyo ito. And sa inyong kamag-anak na gusto ninyong tumawag sa inyo, so gawin din ninyo ito dahil pwedeng-pwede ninyo itong gawin kahit na sa inyong kamag-anak. So ayun, ang materials na ating kailangan dito, kailangan mo ihanda ang iyong cellphone. Kailangan mo ihanda ang iyong cellphone, kahit anong klaseng cellphone. Basta ito ay cellphone. Kailangan mo din dito maghanda ng isang maliit na papel lamang. Kailangan mo rin dito maghanda ng panulat. So, kahit anong klaseng panulat ay pwede mong i-ready. So, kung okay na yon, ready na yung mga bagay na aking naibanggit, ay pwede mo na itong simulan ang paggawa nito. So, kailangan lang din na nasa focus ka at hindi ka nagdududa sa ating gagawin, at buo po ang inyong loob sa paggawa and buo po ang inyong tiwala na gagawin ninyo itong ritual na ito. So, ang gagawin mo lamang dito, kapag ready ka na, dito sa papel, isulat mo dito ang pangalan ni target. Pero, hindi basta-basta pangalan lamang ni target. Kung ano yung gamit ninyo, kung ano man yung gamit ninyo, halimbawa, number, social media, Messenger, WhatsApp, Imo, Twitter, ano pa man yun, yung gamit ninyo. So, ang gagawin mo is, kung number ang inyong gamit. Kung number ang inyong gamit, kung maaari, isulat ninyo dito yung pangalan at apelyido ni target at yung kanyang cellphone number. Kailangan na isulat mo din dito ang kanyang cellphone number kung number yung gamit ninyo sa pagtawagan. At kung WhatsApp naman, ay ang gamitin ninyo dito, pangalan pa rin niya at yung cellphone number sa WhatsApp. So, yun po ang inyong isulat. Kung Imo naman, ganun pa rin, pangalan niya at cellphone number ng kanyang Imo. And, ayun, sa mga ano, Messenger, kung ano yung pangalan niya sa Messenger, yun ang gamitin mo dito. So, ganun lamang kasimple. Ganun lamang kasimple. So, yung number, Imo, WhatsApp, isang ano lang yun.
isang sulatan lang yon. Pangalan niya, apelyido, tapos cellphone number niya. Dahil ang ating IMO, ang ating WhatsApp, so number yon ang ginagamit. So, kailangan ang cellphone number ang ating isulat. So, pangalan niya, apelyido, at cellphone number. And sa messenger naman, hindi mo kailangan ng cellphone number. Kung ano yung pangalan niya, kung ano yung gamit niya doon sa kanyang social media account, yun ang gamitin mo. Yun ang gamitin mo o yun ang isulat mo kahit hindi pa ito totoong pangalan ang kanyang ginamit doon. Ang importante na siya yung sentro mo. Habang ginagawa mo, siya yung nasa isip mo kahit hindi ito totoong pangalan. So, sobrang napakasimple. And sa mga kaibigan, kung ano man yung tawagan din ninyo, kung ano yung gamit ninyo sa pagtawagan ng inyong kaibigan, so, ganun pa rin. Cellphone number, pangalan, apelyido, or di kaya yung pangalan niya sa Facebook, or di kaya yung Messenger. So, pili ka lamang kung ano, or ano yung gamit ninyo sa pagtatawagan. So, ayun, pagkatapos nito, ang gawin mo, istupiin mo lamang ito ng isang bisis papunta sa inyo. At kumanap ka ng tape. Humanap ka ng tape at ilagay mo dito sa likod ng iyong cellphone yung papel. At lagyan mo ito ng tape para hindi ito malaglag. Kailangan na hayaan mo lamang ito, and pagkalipas mong gawin ito, kailangan na isa puso ninyo talaga ang inyong ginawa, and agad-agad kayong tatawagan kapag ito ay inyong natapos na gawin. Ang importante lamang is mula sa inyong puso ang paggawa, at kailangan na buo ang inyong paniniwala kapag ginawa mo ito. Dahil kapag pinagsama yon, ang buo ang loob sa paggawa, buo ang tiwala, and taos puso ang paggawa. Mas malakas and napakagandang resulta nito kapag ito ay inyong pinagsama, and kailangan na gumawa ka na malakas yung vibration mo, malakas yung energy mo, na sa tingin mo ay gusto mo itong gawin, dahil parang tinutula ka na gawin mo ito, din gawin mo. So, kailangan na pakiramdaman mo rin ang isang ritual. Kung ang isang ritual na mabigat sa inyong loob, kung gagawin ninyo ito, huwag ninyo itong ituloy. Ang isang ritual naman, sa pagtingin nyo pa lamang na parang tinutulak na kayo, parang hinihila kayo na gawin ninyo ito, gawin ninyo, dahil ang inyong energy mismo ang nagtutulak sa inyo para gawin ninyo ang ritual na yon. So, ayun, gawin ito anytime, any day, yung aking tinuro ngayon. And ayun po, hayaan mo lamang ito. Again po, anytime, any day, pwede mo itong gawin. Laging tatandaan ang ating ginagawang ritual. Huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.